Hi guys, mga ka-Twitterverse, nandito po tayo ngayon sa parokya ng St. James the Greater dito sa aming bayan sa Bulusan upang ganapin ang motorcade para sa patron sa darating na pista bukas para sa patron St. James the Greater o Santo Santiago. Ngunit bago po tayo magpatuloy, hayaan nyo po muna ang magpakilala po ako muna sa inyo ng aking channel. Hi guys, ka-Twitterverse, this is Abundio Forcat. Please don't forget to view, subscribe, like, comment, or share. And please don't forget to click the notification bell so that you'll always be advanced to my vlogs. Thank you. Life, environment, music and travel, entertainment. Life, environment, music and travel. Hi guys, ka-Twitterverse, this is Abundio Forcat. Please don't forget to view, subscribe, like, comment, or share. And please don't forget to click the notification bell so that you'll always be advanced to my vlogs. Thank you. At makikita natin ngayon sa ating harapan ngayon ang aming patron dito na si St. James the Greater o Santo Santiago. Siya ay isang martir ng pananampalatayang Katoliko-Kristiyano, kilala sa Compostela sa Spain, na naging patron din dito sa aming bayan sa Bulusan. At kasalukuyang ginaganap ang banal na misa dito sa aming para sa patron. At sa ngayon ay bisperas, bukas ay kapistahan ni St. James the Greater. At nabanggit ko sa aking unang vlog na itong si Santo Santiago, aming patron ay kapatid ni Juan na isa sa 12 apostol o alagad ni Kristo na direktang nakasalamuha o nakasama ang Panginoong Hesus sa mga lakad na mahalaga katulad ng pananalagin sa Getsemani, yung transfiguration sa bundok ng Tabor at sa himala na pagpapagaling o pagbuhay muli ng anak ni Jairo. At kami ngayon ay nakapwesto sa isa sa bahagi ng tinatawag dito na Punta Diamante sa kahabaan o kalakhan ng pader ng aming simbahan, patio, kung saan ito ay may hugis na diamante kaya tinatawag na Punta Diamante. Ito ay counterpart ng Intramuros sa Manila. Ang mga remains na ito ay bahagi pa ng panahon ng mga Kastila. At dito sa grupong ito na apat, meron dito Kastila, may Chinese, merong Pilipino. In short, mga half red mestizo. Wow! Oh my God! At syempre po, kapag ganito ay nagbibidyo ako para sa vlog ko, hindi pa ako pumapasok ng himbahan upang makinig ng misa. Makikinig ako ng misa sa araw ng bukas, kapistahan, na hindi ako magbibideo, talagang exclusive lang kumbaga at tutok lang sa misa, ayaw ko nang may naaabala katulad ngayon. So kumbaga ngayon ako magbibideo para sa aking vlog. Bye.
At ito po ay isang bahagi ng muog dito sa Bulusan na kung kailan o saan ang mga muog na ito ay parte ng patio ng simbahan o ng St. James the Greater. Ngunit na ayon sa kwento o sa kasaysayan, sa history, na nagamit din ang mga muog na ito upang bantayan ang mga mananalakay na mga tulisan na sinasabing ang mga pirates nung panahon upang protektahan ang mga mamamayan ng Bulusan laban sa mga mandarambong, mga pirata. At siyempre malayo pa kitang-kita na kapag nasa mga muog na ito, lalo na dito sa belfry o bell tower, kampanaryo na kung ang tinatawag na pinakamataas at pinakamalaki sa mga muog dito. Dahil ang muog na ito ay hindi lang dito matatagpuan, marami pang mga muog dito na bahagi na malapit sa dagat. Ang mga muog na ito ay makikita sa bandang Miligabiga Beach malapit, at meron din doon sa may Balwarte kung saan ginagawa ang Boulevard. At meron ding nasa ibang bayan na dating bahagi ng Bulusan doon sa Barcelona. Meron din doon natirang tinatawag na Barcelona Ruins at ang muog din nga na parte nito. Malaki rin po ang lote nitong St. James the Greater Parish dito sa amin sa Bulusan. Ngunit ang nakunan ko lang ay ang kabuuhan ng loob at ng sa may patio. Ngunit yung lilibutin ito, meron pa sa bandang kaliwa kung saan tinirik ang school ng mga tinatag ng mga Franciscan nuns na naging Immaculate Heart of Mary School. At doon pa sa likuran nitong simbahan na malawak pa na bahagi na tinatawag na Punta Diamante. Ang bakod na konkrito na gawa pa sa panahon ng mga Kastila na Hugis Diamante, kung kaya tinawag na Punta Diamante. At siyempre kapag sinabi punta, ibig sabihin frontier o harapan. Ang mga lideres ni mga nasyon na sa tahaw kan inaatubang na mga problema, magkasarup paghanap ni maligong solusyon para sa ikalalahay kan bilog na ginabaan, mamigbig kita. Pagurang namin na nyugaan sa buyang pangyutin. Ang mga makamati nin kaaningan sa pagkamuot ni nama, mamigbig kita. Pagurang namin na nyugaan sa buyang pangyutin. Ang gabot ni sponsor kan sa tong inakan Diyos, kay Balintan Jose, sa ilang puso, kay Balintan Jose, ng mga santos, apostoles, at sinis. Oh, yun ang sa luwas? Yun ang sa luwas. Sabihin lang man lang amin, baga. No. Sige, ulo ko lang. Ay, di naman masulot. Ayo, ada enggak? Hai, hai, ini kamu ini. Ah,
dito lang masulo tapos maloso ulit din. Opo, pwede ba siguro ha? Pero pa. Ay, sige, sana rin ay magpano kung halik ko na sa sabang pa kanina diretso. Oo, okay. Pwede ba lang. Magtutugan ka lang din eh. Okay. Bisis ini ikutan. Kata timer ya. Itu tinawa apa lang kaya na ibu kaya nakamas. Ini screenshot na lang kaya ni. Video. Halo bicu bicu. Subscribe, like, and ring the bell button. And like all of my videos. Ito naman po ang Nuestra Señora del Pilar kung saan si Virgin Mary ay bumisita kay St. James the Greater kung siya ay nanghihina sa kanyang misyon na parang matatalo na siya. Bumisita siya sa isang ilog Ebro, na tinatawag na Ebro sa Espanya. At doon sinabihan si Santo Santiago na magtayo ng simbahan at doon mismo sa lugar na nagpakita ang Inang Birhen ay nagkaroon ng kaya doon nagkaroon ng Our Lady or Nuestra Señora del Pilar. At gaya nga ng tulong na o intercession ng Inang Birhen ay siyempre nanalo ang patronato na si Santo Santiago at kanyang na-convert doon ang mga Muslim sa lugar na yon sa Compostela sa Santiago, Espanya. Ito naman si San Santiago ay tinawag na Santiago dahil ang lugar na yon ay Santiago. Ngunit ang pangalan ng patron namin talaga ay Jaime o kaya nga James o St. James the Greater. Ibig sabihin, St. James the Greater of Santiago sa Santiago, Compostela, Spain. At ang patron namin ito ay isang napaka mahimalang patron. Maraming nagpinto sa amin na matatanda. Hanggang sa panahon namin ngayon ay siyempre kami ay naniniwala pa rin sa kanyang himala, sa kanyang pamamagitan ng panalangin dahil siya isa sa alagad ng aming Panginoong Hesukristo. Dito natin makikita sa iba sa ilalim ng kabayo ang isang moro na nagpapakita o naglalarawan ng pagkakonverte ng mga Muslim sa lugar na yon sa Compostela sa Espanya noon sa misyon nitong si Patron Santiago. At ngayon po ay natapos na ang banal na misa at nagsisimula na pong mag-symbol ang gaganaping motorcade para sa patron na dating posisyon at dahil nga sa pandemic kaya motorcade lang para mayroong social distancing ng mga tao. At ang naririnig natin ay ang usos ng aming patron na si Patron Santiago, usos po siyang pinaka-awitin para sa kanya.
Guys, mga kakitubers, at lalong-lalo na sa mga kababayan kong Tagabulusan, tayo po ay magpapatuloy sa paglalakbay nitong motorcade. Lilibo tayo sa ating poblasyon. Ang ruta po ng motorcade na ito ay lalabas tayo dito sa Looban, papunta tayong Dapdap, papuntang Sitio Baluarte, papuntang boundary ng Dangkalan at Badlawo, paliko, papuntang Badlawo, simula sa Bulusan High School, papuntang Poktol, Central, sa Abang, Mabuhay, at pabalik na tayo sa papasok uli ng Dapdap, malapit na papuntang paliko ng St. James the Greater. Ngayon ay palabas pa lang tayo ng patio ng St. James the Greater. Dadaan tayo ng Looban, palabas papuntang Barangay Dapdap. Ngayon ay muling nag-repiki dahil papalabas pa lang ang patro natin, ang St. James the Greater. Ang repiki ay isang uri ng pagtugtog ng kampana. Ito ay tugtog na masayang tugtog ng kampana para sa paglabas at pagpasok ng patron, katulad ng sa Holy Week at sa katulad ngayong piyesta. Natin ang mga kanal sa gilid na sabi nga nakakarating dito, pwede paligo dahil malinaw po. Ng tabi na di nakauli, imudan ninyo ini kay maski paano, maimud ninyo ang ate motorcade kay malibot kita niyan din sa ate barangay poblasyon sa Bulusan. At sa mga non-Bulusan nun po, ang nakikita po natin sa bandang kaliwa ay ang Mount Bulusan o ang Volkan ng Bulusan at yung mga palayan. Tayo po ngayon ay nasa bandang Sitio Baluarte na sakop ng Barangay Dapdap. Mga ka-YouTubers, guys, yan po ang Bulusan Volcano ng aming dinaanan. Ang Bulusan Volcano ang isa sa pinakamalaki. Ang mga taga Badlawan tabi, magtaga Dulhog pa, magtaga Lugsan pa, para ma-enjoy ba ninyo ini na motorcade dito sa ating pagpiesta. Pero mag-advance na ka po si advance na 14 days quarantine.
At tayo po ngayon ay malapit na sa bagong ginagawa na hindi pa natatapos na dapdap pinagbiga po ni Bart dito sa atin sa Bulusan, siyempre sa may gilid ng baybay ng Tagalog Beach at Dapdap. At siyempre sa ginagawa nating motorkit na ito, hindi lang po tayo naglalakbay o nag-i-enjoy sa pag-ride, kundi sinasama na natin ang ating mga prayers, mga panalangin, mga pangadji para sa lahat po ng ating nasuliranin ngayon sa taon na ito ng pandemic. Isama natin sa panalangin, hindi natin ang tulong na panalangin kay Santo Santiago Mayor. Yung nadaanan natin kanina konkrito, yan na nga po ay walang iba kundi yan po ang Dapdap Biliga-Biga Project dito sa aming bayan sa Pulusa. Tara! Ano na tayo kami videoan man nila ha? Dati ito, sige ko man ito ang videos on. Nadidilip naman ha? Pulusan, inatabi kita sa boundary sa Matlawo ng Dangkalan sa Pulusan High School, pakato na kita sa Barangay Matlawo. Mahaba po sana itong motorkin na ito, ngunit nakunang po lang yung panghuling party dahil ang Patron Santiago ay nasa pinakahuli at napakalayo na ng agwat ng mga nauna, nandoon na halos sa malapit na sa may sentral. Pansinin po natin ang tumutulong napakamalinaw, malinis na tubig sa gilid. Dito po ito sa bandang Urok dito sa Barangay Kababayan, mga kapupunto na taga Bulusan. Habang iniedit ko ang bidyong ito ay isang malungkot na balitang aming narinig dito ngayon sa aming barangay sa Matlawo, sa Bulusan, na ang asawa ng may-ari nito, inang imahin, putikir nitong patron namin, Patron Santiago, ay namatay. Na tinatawag namin dito na si Tang o si Tatang Densyo. Sa kapamilya po lahat, dito kay Tatang Densyo, isang condolence ang aming ipinapaabot. Rest in peace, Tatang Densyo. Nakikiramay po lahat ng taga Bulusan. Nagkataon, piyesta po dito sa aming bayan ng Bulusan na namatay ang asawa ng may-ari ng imahe ng patron aming patron. At isasama ka namin sa aming mga panalangin. And let us pray for the total repose of the soul for Tatay Densyo.